Magandang umaga sa lahat. Ito po si Nish Tutorion. At ngayong umaga ay gagawa tayo ng tutorial kung paano gagawin yung power turn sa TFX natin. Ito sa motor. Ginagawa natin ito dahil sa request ng mga ka-TV natin sa TFX 150 Yamaha Philippines United. Shoutout pala kay Jaren Lacson, Mark Acevedo at saka si Mark Ray Sugilon. Shoutout rin pala sa misis ko na si Pretty Gold Jimenez Bulado. So bago natin umpisahan ang pag-execute ng power turn sa mga motor natin, kailangan nyo magsuot ng headgear, protection natin, headgear, elbow cap, knee cap, tsaka sapatos para naman sa protection natin, lalo na sa mga baguhan pa lang. Ang paggawa ng power turn sa motor natin, mas mainam kung yung makina is malaki yung power, 150 pataas, mas maganda. Pero kung marunong ka talaga mag-execute ng power turn, kahit 50 pa yan o Mio o scooter, kayang-kaya ng power turn. So, umpisahan natin. So, pag-execute mo ng power turn, una, dapat maganda yung hawak mo. So, punta tayo muna sa grippings. Yung grippings natin, dapat ang apat na daliri ay hawak sa manubila o sa grip. Tapos, yung isang daliri natin sa brake tsaka sa clutch lever. Kung hindi mo kaya mag-pull ng lever sa isang daliri, pwede rin dalawa. Huwag mo lang gamitin yung apat kasi mahina na yung grippings mo. Dapat saktong-sakto talaga. Okay na yung dalawa. Pero mas maganda kung isang daliri lang gamitin. Sa paggawa ng power turn, higa sa clutch. Tapos apak ka sa foot brake. Saka yung paa mo dapat nakaharap na yan sa gilid. Hindi nakaharap sa harap. Hindi nakaharap sa gilid para pag ikot mo automatic na yan. Tapos i-adjust mo na lang yan pag 180 to 360. So, paggawa mo ng power turn, slant mo ng konti, tapos sabay piga ng clutch lever tsaka brake tsaka apak sa foot brake. So, unti-unti mong i-release yung clutch lever, tapos bigyan mo ng gasolina. Huwag mo lang dapat adjust mo lang yung clutch lever, huwag mong bitawan. Bali, lalaroin mo yan. Half clutch lang, okay na. Half clutch hanggat iikot siya ng 180 degree. Tapos, tiga ulit sa clutch lever. Then, brake. Or, pwede mo rin na diretso ka na, takbo. Ganon din sa 360. Laruin mo lang yung clutch. Huwag mong bitawan. Tsaka laruin mo yung gasolina. Yung paa mo, dapat ready na sa brake tsaka yung sa brake, handbrake mo. Pero kung marunong ka na talaga, kahit hindi gagamitin yung brake, iikot lang yan, laruin mo lang sa clutch tsaka sa gasolina. So pakita natin, ha? Thank you.
So, ganun lang ang paggawa ng power torn sa TV natin o kahit anong motor. Kung baguhan ka lang, mas mainam kung sa medyo may buhangin na magpa-practice para mas madali siyang liliko. Tsaka mag-ingat para lagi sa pag-execute ng power torn kasi medyo delikado din. Dapat may control ka sa clutch tsaka sa accelerator niya para ma-execute mo ng maganda. At tsaka kahit anong mangyari, wag na wag bibitaw sa manubela. Laruin lang ang gasolinador tsaka yung clutch. At dapat handa ka sa pag-apak ng brake. Mind setting palagi. So, ingat sa pagpa-practice at huwag niyong kalimutan paki-follow naman yung page ko. Paki-like at saka paki-share naman sa iba. Salamat po at magandang umaga.